Hello guys, kumusta po muli sa inyong lahat? Ngayon guys, magtitimpla po ako ngayon ng Toyota Avalon. Ang color code po niya guys ay 1G3. Ngayon guys, para makapagbigay po ako ng idea muli sa mga baguhan, imamanual ko ito guys. Ipapakita ko sa mga baguhan guys o mga datihan na hindi marunong magmanual kung paano magmanual ng kulay na ganito, 1G3 Avalon Toyota. Ngayon guys, tuloy-tuloy lang hanggang makuha natin yung kulay. Ito lang guys, kung anong makikita mo sa sample, yun lang po ilagay nyo guys. Basta't marunong po kayo magbasa, madali lang po guys. Ito guys, tuloy-tuloy lang. Ang order po ng customer guys ay 1,000 ml. Pero ang niload ko po yung una guys, 200 lang. Hanggang lagay lang akong lagay. Paglagay ako ng 200 guys, paghalo ko, alam ko na po yung mga dapat ilagay para yung kulay ko maidikit agad doon sa sample na ginayahan ko. Kaya ngayon guys, pag napuno yung 1000 ml na yan guys, makukuha na rin natin yan guys. Basta magaling lang kayo magtsansa, magaling kayong magbasa ng kulay, magaling kayong magbasa ng takbo ng kulay, mabilis lang po guys. Ito guys, tuloy-tuloy lang, huwag lang po tayong madaliin, dahan-dahan lang guys. Importante, makuha natin yung kulay na maganda at maibigay natin ng maganda sa customer para naman po yung customer natin guys masatisfied po sa gawa natin. Ito guys, tuloy-tuloy lang hanggang makuha natin yung kulay. Dahan-dahan lang guys, maya-maya i-spray out natin yan kung ano po yung kahinap na ng kulay natin. Ang kulay kasi guys, pag kunyari ganyan, parehas na parehas, pag i-spray out mo kasi yan guys, mag-iba po yan guys, hindi po yan paparehas. Kailangan bago natin na bigay sa customer guys, i-spray out muna natin para naman sa ganun ay magawa po natin maganda yung customer, kulay ng customer natin. Ngayon guys, maya-maya pag naidikit ko na yan, i-spray out ko na yan guys para makita ko kung ano pa yung kulang para naman ma-adjust natin. Ayun guys, inilawan ko siya pero alanganin pa rin. Ayun guys, tuloy-tuloy lang hanggang makuha ko yung kulay. Ayan, i-spray out na natin para makita natin yung kulay kung ano pang kulang kung sakaling alanganin pa. Ito siya guys, i-spray out na natin. Makita natin maya-maya lamang kung ano po yung kahinatan ng kulay natin. Ayan guys, malayat pa ako. Kulang pa ako guys ng pangingitim at saka pangasul. At saka pamamayulit. Yan ang kulang ko guys. Kaya ngayon, yung nakita natin kulang, yun ang i-adjust natin ngayon para maidikit natin yung kulay guys. Para naman maibigayan natin agad sa customer. Hindi po natin mapipirpik yan guys sa unang spray out. Mayroong mapipirpik pero bihira lang guys. Dalawa, tatlo, apat. Yun nga yun, apat na spray out. Magkuha natin yung kulay. Tuloy-tuloy lang. Adjust lang ko na adjust hanggang makuha natin yung kulay na ibigay. Ayan guys, i-spray out ko na. Na-adjust ko na yan guys. Ngayon, kita natin ngayon kung ano po yung pagkakaiba dun sa una at saka yung pangalawa nating spray out guys. Makikita natin maya-maya lamang yan para kunan po yung kahinatnan kung okay na ba o hindi pa. Yes, kaya clear coat natin para makita natin yung liwanag ng kulay. Ano yan sa guys? Ayan, pwede na. Toyota Avalon 1G3. Minamanual ko na lang yan para makapagbigay muli ako ng idea doon sa mga baguhan na mixer. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aking upload tutorial video tungkol po sa pagtitimpla ng pintura o paano magmanual lang pintura na mabilis makuha. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat.